sinabi niya, tulungan natin ang customs na gawin yung kanilang trabaho at dapat naman siguraduhin ng gobyerno na wala namang karapatan ng taong bayan na mapipinsala dito sa paghahabol ng pangangalaga ng kapakanan ng lahat. That makes sense, di ba? Okay. Tapos, eto ngayon, sinabi niya, pipilitan nating ilagay lahat ng safeguards para walang abuso. Pipilitan or pipilitin? Pipilitin. Pero here, sa pipilitan. Typo. Okay. Tao lang. Pero palagay ko, wala naman sigurong magmumungkahi na wag na nating tingnan dahil trabaho ng customs yung pangalagaan, yung inaangkat dito sa ating bansa. Aquino Cedillo initially told by Secretary Purisima and yung si Bureau of Customs Commissioner Lina that the stricter balikbayan box inspection aims to strengthen the government's efforts against smuggling. Okay. Ang pangunahing layunin nito ay makatulong doon sa kampanya natin laban sa mga illegal na droga. True. The President said he has received reports that even firearms, ammunition, and dismantled motorcycle parts are being smuggled into the country through balikbayan boxes. Aquino said it was explained to him that, ito yung super clear na portion. Okay. May mga X-ray machines that will be used to inspect balikbayan boxes and only the suspicious ones will be physically open. Right. Tapos, he said, independent observers were supposed to be deployed to the BOC para ma-ensure that the contents of the boxes will not be stolen by the inspectors. So in other words, may magbabantay na hindi taga-BOC to make sure na walang nakawan na maganap. Okay. So ang ano dito kasi was that, feeling ko lang ah, ito yung aking pananaw dyan, if you're not using it to smuggle illegal goods, it's not an issue. Right. Pero, yun nga, sana makonsensya na lang yung mga smugglers kasi yung mga OFW na pinaghihirapan na makapagpadala para sa mga relatives nila because you're being bad, sila tuloy ang nagsasuffer ng consequences. Di ba kasi, we have a nation, di ba, na ang daming islands, ang daming pwedeng pasukan. So yun, tapos kung yung iba, ginagamit yan sa masamang paraan, then the sad part there is, the good ones will have to suffer. So dapat be vigilant. Oo, at so at least ngayon, sinabi na nababantayan. May magbabantay to make sure na X-ray, yung suspicious lang. Una muna, X-ray. Yes. So, true naman kasi yung iba naman talaga, di ba, may mga illegal recruiters nga eh, di ba? So ito, may mga gumagamit niya na in the guise of, kunyari, OFW sila when actually ginamit pang smuggle. Yep. And then yung, parang, nung pa-uwi kasi, when I saw that, nag-ano talaga ako, sinabi ko, please read my thread. No. In his office, may mga sinabihan ako, please read the thread and look naman at the reaction of the people. Yep. So yun ang sinabi ko lang na parang, I read it and finorward ko. Pero sabi ko, yung ultimately, di ba, it's today, sinabi niya na may meeting naman siya with Secretary Purisima or okay. As we aired this yesterday. So, makaklaro yan. Yun na lang siguro talaga, yung mga bad at ginagamit yan sa maling paraan, huwag nyo nang gawin kasi kawawa yung mabubuting nagsusumikap para tulungan ang mga kapamilya nilang nandito. True. Okay. Ngayon, papatawag na nanay ko ngayon, papadala sila ng malikbayan box. Ngayon mismo, para sa birthday ni Crystal. Kaya ako naisip, kaya ako na-brought up sa'yo kasi nga na-mention mo sa tweet, sa Instagram. Hindi, kasi parang I think... At saka nakakaawa talaga yung OFWs. Oo, ano yung sa'yo, kung regalo. Regalo, puro regalo. Wine,